na mga bata tayo nang mag-aral sa mat, walang maiiwan. Matsayang mat-aral tayo nang matuto upang ika'y umasenso. Maging matiyaga, maging matalino, halina't mat-aral na tayo. Maging matiyaga, maging matalino, halina't mat-aral na tayo. Halina mat-aral na tayo. Halina, 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 mat-aral na tayo. Good morning po sa lahat. Welcome sa ating Project SOAR series of online academic review sa gamit po ang ating math grade learning module. Sa mga grade 7 batang mandunong, sa ating mga home learning partners na nanonood, magandang umaga po sa inyong lahat. Ang programa pong ito ay inihanda namin para sa ating mga batang mandunong na kung saan ay babalik-aralan po natin ang mga aralin sa nakalipas na linggo gamit ang Played Learning Module. So bago po ang lahat ay gusto kong batiin, shoutout muna sa aming Schools Division Superintendent, Dr. Romela M. Cruz, na nanonood ngayon, sa aming Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Alfonso, sa aming CID Chief, Ma'am Aline Mendoza, sa aming SGOD Chief, Dr. Ma'am Emma Arubio, at sa lahat po ng mga SDO officials, mga school heads, magandang umaga po sa inyong lahat. So sa umaga pong ito, ang pag-aaralan ay ang week 1 module ng grade 7. Babalik-aralan po natin yung mga lessons noong nakaraang linggo. At ito po ay malaking tulong para sa ating mga mag-aaral, sa mga batang mandunong. At ngayong umaga po ay makakasama natin, ipapakilala ko po sa inyo ang magiging tutor ninyo sa grade 7. Siya po ay isa sa mga mahuhusay na guro ng Highway Hills Integrated School. Siya po ay kasalukuyang kumukuha ng Master of Arts in Education in Mathematics at the University of Perpetual Health System, Laguna. Siya po ay isa rin sa mga MTAP and International Math Olympiad Trainers at nakapag-present na po ng mga full paper researches sa international conferences, national winner on action research, graduated cum laude of BSE Mathematics from level 4 AACCUP. So, siya po ay kasalukuyang nasa senior high school ngayon, nagtuturo, pero kahit anong klaseng math ang ipaturo mo sa kanya ay maituturo niya. So, welcome po natin from Highway Hills Integrated School, Mr. Rinaldo C. Collado Jr. Good morning po, sir. Good morning, Sir Ray. Okay, batiin muna natin ang iyong principal. Shoutout kay Dr. Hino, ang napakasipag, napakahusay na principal ng Highway Hills. Sir, batiin mo muna ang ating mga grade 7 mandunong, gano'n na rin ang iyong mga estudyante. Magandang umaga po sa mga grade 7 learners at parents, lalong-lalo na po sa mga grade 7 students ng Highway Hills Integrated School. At syempre, shout-out din po sa aking mga advisory class, ang grade 12 CSSC. Sana manood din kayo kahit hindi nyo lessons ito para matulungan ninyo ang mga nakababata ninyong kapatid. Yes, Sir Ray. Actually po, sa mga home learning partners natin, sa mga magulang, yung nakalipas na linggo, no, nakita natin yung hamon ng kasalukuyang sitwasyon. Napakahirap, no, na katuto ng mga bata ngayon. So ito yung isa sa paraan po na maitutulong ng SDO Mandaluyong ang magbigay review sa ating mga mag-aaral upang balikan yung mga nakaraang aralin natin. So sige, Sir Ray, umpisahan na natin. Sige po, sir. Maraming salamat po, sir. Okay. So, bago po tayo magsimula, nais ko pong ipaalam sa lahat
na ang review po na ito ay intended for grade 7 learners and home learning partners. So ang focus po ng review natin ay maipaintindi sa lahat ng mga parents at home learning partners as well as sa ating mga students na ang mathematics ay hindi naman ganun kahirap na subject kung maituturo at maaaral natin ng tama. So sa buong proseso po ng ating pagre-review, asahan nyo po na ang gagamitin po natin na mode of instruction ay hindi po pure English, kundi po combination of Filipino and English para po mas maintindihan po natin. Alright, so sisimulan ko na po. So last week po, ang ating pong modules ay apat. So isa-isahin po natin yon. So ang modules po natin for Mathematics 7 Week 1 ay patungkol sa sets. So tignan po muna natin itong mga pictures na nandito sa presentation. So ayan. So mayroon po ako ipapakitang apat na pictures muna. So tignan natin. Palamang magigising yung diwa ng mga grade 7 students dito, kahit siguro hindi grade 7 students kasi makikita pa lang sa mga pictures. Nakita na yung logo ng Mobile Legends at malamang kahit hindi ko kayo kilala, kilalang kilala nyo itong mga heroes na to. So sa Mobile Legends po na laro, ito po yung isa sa mga trending na laro sa mga kabataan ngayon. Memorize po halos ng mga bata ang heroes kasi ako po mismo personally, hindi ko po kilala itong mga heroes na to. So ang ginawa ko po, nag-survey lang po ako sa mga bata kung sino-sino itong mga to para po ma-incorporate po sa lesson. So yun nga po, pagkasend na pagkasend ko po, marami pong sumagot. So ibig sabihin, maraming interested sa Mobile Legends. So paano kaya natin ito mako-connect later? So tatandaan po natin ang ating first picture, set of pictures ay mga heroes ng Mobile Legends. Ikalawang picture. Ang ikalawa po natin picture ay ang set of ornamental plants. Ayan, so mapapansin nyo mga plantita dyan. Ito po ay set of ornamental plants. Okay. Sunod naman po, mapapansin natin on the third and fourth picture, ito ay mga kitchen utensils. So mapapansin nyo po na maraming elements ang bawat set. Okay. So lahat po ng pictures na nakita ninyo, ang tawag po sa mga yan ay sets. Okay. So ang first lesson natin sa Clade modules ay sets. So paano ba natin mako-consider ang isang grupo o koleksyon ng mga bagay na set? So meron tayong mga conditions dyan. So ang condition po natin, focus po tayo sa kulay red na text. Kailangan po para matawag siya na set ay dapat well-defined group siya. So pag sinabi natin well-defined, kapag tinanong ko ang isang tao at nasabi niya ng kung ano yung nasa isip ko, magiging well-defined siya. For example, kapag tatanungin ko kayo, what is the set of days in a week? So, alam natin parehas na ang isasagot ko na Sunday, Monday, Tuesday, up to Saturday, ay maisasagot mo rin. Kasi walang pwedeng magkakaiba ng sagot. Kasi well-defined siya. Yun po ang ibig sabihin ng well-defined. Pero kung tatanungin kita, sino ang magandang kaklase mo? Tapos tatanungin ko pa yung classmate mo, sino ang magandang classmate mo? So, pwedeng magkaiba ang sagot ninyo. So, dahil pwedeng magkaiba ang sagot ninyo kasi magiging subjective na siya, yun na po ay magiging hindi siya well-defined. Okay, so mamaya-maya po, meron tayong mga exercises para masabi natin kung well-defined or hindi. Basta ang tatandaan po natin, kailangan para matawag ang isang collection ng objects or isang collection ng bagay, ang isang set, kailangan po siya ay well-defined. Okay, pangalawa, kailangan ang sets ay merong elements. Okay, so lahat ng mga bagay na bumubuo sa collection na sets, ang tawag po doon ay elements. At kailangan meron silang common characteristic or meron silang katangian na pare-parehas. So katulad po ng mga nakita nating pictures kanina, kung babalikan po natin, ito pong unang pictures, lahat po sila ay may pare-pares na katangian.
lahat po ng apat na pictures na ito ay makikita sa Mobile Legends. So, ganun din po yung ikalawang picture, lahat po sila ay ornamental plants. So, ang ibig sabihin po dito, sila ay may common characteristic. Okay? Ganun din naman po sa ikatlong picture. Lahat sila ay mga makikita sa kusina. Okay? Kaya sila matatawag na sets. Alright? So, ang elements po ng set ay kailangan nating i-symbolize or i-denote natin siya as this letter. So, mukha siyang letter C na letter E. So, tatandaan po natin na ganito po ang symbol ng element. Kapag makikita nyo po ito sa mga susunod na modules, tatandaan nyo na po na ito ay element. Okay. Siyempre po, kapag ito ay nagkaroon ng slash, ayan, ang tawag na po dyan ay not element. So, parang ganun po sa equal or not equal. Ganun din po rito. Kapag nalagyan po yan ng slash, not element na po siya. Not an element. Okay. So, proceed po tayo. Okay. So, kung babalikan natin yung set of Mobile Legend Heroes, ito po ay okay, ito po ay may elements na apat. At ito pong apat na to, ang tawag po dito ay galing yung kasi natatakpan. Okay. Ayan. So, pasensya na po. May konti tayong technical problem. Ituloy po natin. So, ang set of Mobile Legend Heroes ay mayroong apat kanina. So, siguro kilala nyo to. Mamaya isa-isahin natin kung sino itong mga to. So, ang tawag po sa apat na bagay na ito na bumubuo sa set ng Mobile Legend Heroes, ang tawag po dyan ay elements. So, ito yung unang element. Siya yung pangalawang element, pangatlo, at pang-apat. Ganun po siya. So, well-defined siya. Kasi kapag tatanungin ko ang mga bata, magbigay nga kayo ng halimbawa ng Mobile Legend Heroes. So, maaaring isa or maaaring itong apat na to ang mabanggit nila kaagad kasi pinili ko yung mga pinakasikat na ginagamit. So, well-defined siya kasi kukuha lang sila ng choices doon sa Mobile Legend Heroes. Hindi sila kukuha ng heroes mula sa Dota or sa League of Legends. Parang ganun po yung ating scenario. So, iisipin po natin. Ang set ay dapat well-defined at may common characteristic. Okay. So, paano ba natin papangalanan ng sets? So, papangalanan natin ng sets gamit ang capital letters. Okay? So, sir, ano pong capital letters ang gagamitin ko? Pwedeng any letter in the English alphabet, basta capital letter po siya. Kaya lang po, hindi po natin masyadong ginagamit ang letter O. Baka kasi may mga times kasi nagagamit tayo ng zero sa ating sets. So, para hindi na lang po magkalituan, wag na lang po muna natin gagamitin ang letter, capital letter O, para hindi lang po magkalituan. Any letter from the alphabet can represent a set. Yun po, ang tatandaan, basta capital letter. So, babalikan po natin yung set of Mobile Legend Heroes, pwede po nating i-represent to ng kahit na anong letra, basta capital letter. So, kunwari ako, ang gusto ko ito ay magiging set A. So, ayan. Pero pwede po ang ibang letra. Pwede yan ay set Z, set B, set E. Kayo po ang bahala doon. Basta mapangalanan po natin ang set. Okay. At ganun din naman po ang elements. Itong bawat isa rito na ating mga elements, pwede po nating i-represent yan as lowercase letters. Okay. So, itong first hero, pwede natin siyang i-represent as A. Yung second hero, pwedeng B. Yung third hero, pwedeng C. Basta lowercase po ha. And yung fourth hero, pwedeng D. Ayan po. So, yun po ang pagre-represent at pag-name ng sets. Okay. Dumako naman po tayo sa listing. Okay. So, kanina, sinabi ko sa inyo, tinanong ko yung mga bata at naisagot po agad nila kung sino-sino itong mga heroes. So, kung tama po ang pagbigkas ko, ito po ang first hero. First hero po natin ay si Badang. Second hero, si Cillian. Yung third natin ay si Granger. At ang pang-apat ay si Lunox. Yan. So, pwede po nating ilista itong mga elements as
a list or roster. So ang tawag po rito ay listing method or roster method. Okay? So aside from this, pwede pa nating i-represent ang set sa tatlong paraan. Okay? Sa dalawa pang paraan. Una pong paraan ay ang listing method or roster method. Ito na po 'yon. Ang ikalawa po, pwede natin siyang gawing verbal or description method. So paano po 'yon? Pwede po nating i-sentence form ang set. So kanina alam natin na ang set A ay mga set ng heroes sa Mobile Legends. So pwede kong isulat as in verbal form, set A is a set of Mobile Legends heroes. Okay? Pwede po siyang ganun. Okay, and pangatlo po, pwede po tayong mag-rule method or set builder notation. So paano po ang rule method? So ganito po ang rule method. So isusulat po natin yung pangalan ng set, which is set A, and then equal, then i-start po natin sa brackets, and then x such that x. Okay. So, this is a set of all x's such that x is a hero of Mobile Legends. So, ganito po lagi ang itsura ng umpisa ng set builder notation. So, kapag nakakita na kayo ng x such that x, ito na po ay set builder notation. Basta may bracket na po at may x such that x. Otherwise, kapag hindi nyo po ito nakita at naglista pa isa-isa, mapapansin nyo po, pag nilista, may comma sa bawat patlang. Ito po ay listing method. Okay po? So, yun po ang tatlong klase ng pagre-represent ng sets. So, tatlong uri po yun. So, mapapansin nyo po sa clade modules natin, may mga exercises po dyan na ililista, ire-represent natin ang mga sets into these three forms. Okay. So, babalikan po natin yon. Sige, mag-exercise po muna tayo. Tignan po natin kung well-defined ba ang set na ito or hindi. Or well-defined ba ito. So, beautiful places in the Philippines. Okay. Magiging well-defined ba siya or hindi? For instance, if you would imagine yourself, tanungin mo yung isa mong kaklase kung maganda ba ang Hundred Islands. Maaari niyang sabihin, oo. Pero maaari rin niyang sabihin, hindi. Hindi siya nagagandahan pag hindi siya nagagandahan. Kasi ang word na beautiful ay depende sa perspective ng tao. So, ibig sabihin, dahil meron tayong word na beautiful dito, although medyo positive siya, hindi pa rin siya magiging well-defined kasi nga po, maaaring ang sagot ng isang tao ay kakaiba sa sagot ng iba. Or ang maaaring ang maganda sa paningin ng isang tao ay hindi maganda sa isang. Okay? Kaya, not well-defined po ang ating first na item. Okay? Ayan. Pangalawa po, subjects in grade 7. Okay, isipin po natin maigi. Kapag ikaw ba ay nagtanong sa ibang school, let's say, taga Highway Hills ka, tapos tatanungin mo yung nasa kilala mong taga MPNAG, yung kaibigan mong taga MPNAG, ano ang mga subjects sa grade 7? May chance ba na magiging iba yung sagot niya? Okay. So, dito po, sa ganitong setup, magiging well-defined siya kasi magiging common ang kaya nating isipin kaagad-agad na walang halong opinion ang subjects ng grade 7. Kaya siya well-defined. So, ito ay well-defined. At ikatlo, favorite YouTuber. Ayan. So, titignan nyo lagi yung mga adjectives. Ang kailangan ng mga adjectives ay mga objective. Ito kasi, favorite YouTuber. Maaaring ang favorite mo ay hindi ko favorite. Maaaring ang favorite ng classmate mo ay hindi mo rin favorite. So, ito ay not well-defined. Okay? Ayan. So, susunod po tayo. Cardinality of a set. So, sa lahat ng discussion sa set, isa ito sa mga pinaka madaling matandaan. Pag sinabi natin cardinality of a set, yun lang yung number of elements sa bawat set. So, ilan ba yung nandoon sa set? Yun yung cardinality of a set. So, babalikan natin yung set A kanina, yung set of Mobile Legend Heroes, apat po yung nandito. Bilangin natin, ayan, first hero, second, Cecilion, Granger, Lunox. Ayan. So, apat po yan. Kaya ang cardinality ng set A
ay 4. Okay, sinusulat ang cardinality gamit ang ganitong notation. So, n, parenthesis, and then kung ilan yung number ng elements ng set. So, ganun po siya. So, dahil apat po ito, kaya n4. N of 4. Ayan. Yan po ang cardinality ng set. So, bibilangin lang po. Napakadali lang yan. Okay. Next po tayo. Subsets. Okay, ito. Ang word na sub, ang prefix na sub, ang ibig sabihin niya, parang under. Okay. So, kapag sinabi natin subsets ng set, ibig sabihin, ito dapat ay pwedeng parehas sa set o mas maliit pa sa set. Paano natin malalaman kung mas maliit pa siya sa set? So, bibilangin syempre natin yung element. So, dito sa original set natin, let's say ang original set natin ay set A, tapos meron tayong isang set dito. Set B naman siya. Pero ang laman lang ngayon ay si Granger at si Lunok. So, mapapansin mo, itong dalawang to nandun din sa set A. Kaya lang, hindi na nasama yung unang dalawa. So, kapag ganito po ang setup, pwede po nating sabihin na ang set B ay subset ng A. Okay? So, B is a subset of A. Or pwede natin yan isulat in symbols as ganito. Okay? So, ang symbol ng subset ay parang letter U na nasa side and then may guhit sa ibaba. Okay? So, that's how you write subsets. At tatandaan po natin, paano tayo hindi magkakamali dito? Yung opening po nung symbol na to, ito po, yung opening, yung bukana po ng parang letter U, ay kailangan nakaharap po siya sa mas malaking set. So, katulad nito, mas malaki po yung set A sa set B kasi mas marami siyang elements. Ayan. Tsaka itong lahat ng nasa set B ay nandito sa set A. Kaya po, ito ay ang ituturo po natin o ang bukana po ay dapat nakaharap sa A para ma-symbolize lang po natin. Okay. So, B is a subset of A. Ganun lang po ang ibig sabihin ng subset. Okay. Meron ako ngayon dito binigay na set C. Magnus and Axe. Ang tanong, subset ba itong C na binigay ko, si Magnus at si Axe, ng A? So, i-check nyo maigi. Lahat ba ng elements ko sa C, lahat ba nitong mga bagay na nasa C ay nasa A? So, makikita natin, wala kahit isa sa C ang nasa A. Kaya ang sagot natin ay no, hindi subset ng A ang C. Pero, subset ng A ang B. Okay, ganun lang po kasimple ang subsets. Another example. So, paano ba natin, ilista po natin lahat ng subsets ng set na to. So, we have set D, Sicilian, Granger, and Lunox. Yan. So, paano tayo maglilista ng subset? Ang first subset ng isang set ay yung sarili niya. So, ganyan lang po. Copy lang natin lahat. Yan po ang first subset ng isang set. Copy lang lahat ng elements. Okay? And then, the next subsets, babawasan na po natin. Kasi, katulad po nito, tatlo po yung elements, so bawasan po natin. Ngayon po, tagdadalawa naman. So, pwedeng si Sicilian at si Granger muna. Pwede rin si Sicilian and Lunox. Basta wala pong mauulit na elements. Pwede rin si Granger and Lunox. Pwede rin tag-isang. Pwedeng si Sicilian, si Granger, at saka si Lunox. Or pwedeng wala. Okay? So, lahat po ito ay subset ng set D. Eh sir, paano ko po masisigurado na kung ilan ang bilang ng subset ko? So meron tayong susundin na formula para alam natin kung tama na yung bilang ng subset natin. At ang formula po na yon ay 2 raised to n. So ano po yung n dyan sir? Ang n po dyan ay yung number of elements. So katulad po dito sa set D, tatlo po yung number of elements. Kaya po, ilalagay po natin yan, ipapalit natin dyan sa n, ang mangyayari magiging 2 raised to 3 kasi tatlo. Ang ibig sabihin po nito ay 2 times 2 times 2. Kaya ang magiging number of subsets natin ay 8. So bilangin natin, i-check natin kung tama tayo. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. So, tama tayo. Ibig sabihin yan ay maximum number of subsets ng isang set. Okay?
So, please take note, 2 raised to n po siya para ma-check mo kung sakto na yung number of subsets na nalista mo. Okay, syempre, mas maraming elements, mas marami yan. Kaya, ito, 3 nga lang siya, 8 na siya. So, what more if 4 or 5 na yung elements na nandyan? Okay? So, let's proceed. Kung meron tayong subset, meron din tayong superset. Babalik ta rin lang natin yung konsepto. So, kung kanina, ito yung dalawang sets, set A and set B. Kanina, B is a subset of A. Ngayon naman, pwede nating balik ta rin. Dahil subset ang B ng A, pwede nating sabihin na ang A ay superset ng B. Okay. Paano magiging superset ang A? Ang ibig sabihin kasi ng superset, kung ang lahat ng elements ng mas maliit na set ay nasa isang set, katulad nito, lahat ng meron si B ay na kay A, kaya pwede nating sabihin na ang superset ng B ay si A. Okay. So, ito yung kabaliktaran nung na subset kanina. Kasi kanina sa subset, ang subset ng A ay B. Ngayon naman, ang superset ng B ay A. Okay, ganun lang po siya kasimple. Paano natin siya isusulat? Ganun po pa rin sa pagsusulat natin sa subset. Okay? Kung sino po yung mas malaki, siya pa rin yung na doon pa rin po nakaharap yung bukanan ng ating subset symbol. Okay? So ito po yung opening ng subset symbol. Kaya ang harap po niya ay nasa A kasi mas malaki si A. Ganun lang po. Okay? Or pwede rin nating baliktarin. Pwedeng A sa umpisa, tapos B sa pangalawa. Pero dapat yung bukana nung symbol natin na superset or subset ay nakaharap pa rin sa A. Okay, ganun lang po. And then we have proper subsets. Kailan ba magkakaroon ng proper subsets? So magkakaroon ng proper subset si A. Okay? Ang A magiging proper subset ng B kapag at least isa sa A ay nasa B. Okay, ay wala sa kahit ganito siya. So, kung ang set D, ito, ang proper subsets nito ay yung mga sets na mababawasan itong number of elements nito. Katulad nito, itong first natin na binigay ay 2 lang yung elements. Okay, pag dilagay natin yung pangatlo, hindi na siya proper subset kasi ang condition natin, at least one element of B not contained in A. Okay? So, dapat may isa rito, at least isa, na wala doon. Okay? So, lahat po niyan ay mga proper subsets. Okay. Ganun lang po. Next, finite sets. Okay. Ang finite, ibig sabihin, nabibilang. Kaya, ang ibig sabihin ng finite sets ay limited or countable elements. Okay? So, kung yung nandoon sa bracket kanina ay nabibilang, ang tawag doon ay finite sets. Okay. So, ano halimbawa? Kunwari, ang set A natin. Okay, bracket, and then 1, 2, 3, dot, 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 99. Ano ibig sabihin pala ng dot, dot, dot? Ang ibig sabihin po niyan ay ellipsis. Ibig sabihin, magtutuloy ka ng ganitong pattern, ganitong setup, hanggang makarating ka ng 99. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, up to 99 po yan, dire-diretso. Ngayon, nabibilang ba yung nasa loob ng set A? Opo, kasi alam natin kung saan siya titigil. Ang titigil siya sa 99. Hihinto na siya sa 99. Kaya ito ay finite set. Okay? Pero, kapag ang inilagay ko rito ay let's say, set B is from 1, 2, 3, up to dot, dot, dot lang yung nakalagay. Ayan, ellipsis lang yung dulo. Ang ibig sabihin nito, pag ellipsis lang yung dulo, didiretso siya at hindi natin alam kung kailan siya titigil. So, pag ganito po ang scenario, hindi na siya finite. Okay? Isa pang example ng finite sets. Indoor games. Mabibilang naman po kung ano yung indoor games natin. Nabibilang yan. Kaya, ito ay finite sets. And of course, infinite sets. Ang infinite sets natin ay unlimited or uncountable. Katulad na po nang nabanggit kanina. Ayan. So, meron na pong ellipsis dito na nagsisignify, nagsasabi na hindi siya titigil. To infinity na siya.
Kaya, alam natin kung saan siya nag-start, pero hindi natin alam kung saan siya mag-i-end. Kaya ito ay infinite series. Okay, isa pang halimbawa, 0, 2, 4, 6, 8. Ayan, may dot, dot, dot pa rin. So, hindi natin alam ulit kung kailan siya hihinto. Kaya ito ay infinite sets. Okay. Next po tayo, empty set or null set. So, from the word empty, walang laman. So, kapag ang nakikita mo lang ay brackets, ito ay empty set or null set. No elements. Okay? So, ang symbol po ng no elements ay ganito po. Okay? Pwedeng bracket or pwedeng itong Greek letter na ito. Okay? That's how you represent null sets or empty sets. Empty, walang laman, walang elements. Okay, example. Set D is the set of dogs with 6 legs. Okay, bibihira po mangyari ito na may 6 na paa ang aso, ano po? Baka nga wala pong chance. Kaya siya pwedeng maging example ng null set. Okay? Ayun po. X, equal sets. From the word equal, ang ibig sabihin po nito, kapag lahat ng elements ng dalawang set ay parehas, ito ay equal sets. Ano halimbawa? Let's say may set D tayo, ang laman niya ay 1, 2, 3, 4, 5. Tapos meron tayong set V, ang laman rin niya ay 1, 2, 3, 4, 5. Kung makikita niyo, parehas na parehas yung laman ng mga sets. Magkaiba lang sila na pangalan. So pag ganito po, pwede nating sabihin na ang set T ay equal sa set V. Kaya sila equal sets. Okay? Ganun lang po. Another one is equivalent sets. So pag sinabi natin equivalent sets, halos parehas siya sa equal pero may condition. Kapag parehas lang yung number of elements, pag parehas lang yung bilang nung mga nasa loob ng brackets, hindi necessary na parehas ang elements para matawag na equivalent sets. Halimbawa, ang set T ay 2, 4, 6, 8, 10. Ang set V ay 1, 2, 3, 4, 5. So, hindi sila parehas ng laman, pero kung bibilangin natin, 5 ang nasa set T at 5 rin ang nasa set V. 5 ang element. So, parehas sila ng cardinality. So, pag parehas sila ng cardinality, sila ay equivalent sets. Ganun lang po yun kasimple. Okay, so far, sana nakakasunod. Para po, kapag meron po kayong comments, you can feel free to type your comments in the comment section. And later on, magkakaroon tayo ng chance para na matulungan kayo kung meron pa kayong hindi naiintindihan. Okay. Next, joint sets. Ang joint sets, pag sinabi natin joint, ito ay mga sets na merong common elements o may parehas na elements. Halimbawa, kung ang set T ay 2, 4, 6, 8, 10 at ang set V ay 1, 2, 3, 4, 5, mapapansin natin sa set T, merong 2. Tapos pagdating natin ng set V, merong 2. The rest ng elements hindi na parehas pero meron silang parehas na element. Pag ang dalawang set ay may parehas na element, sila ay joint sets. Ganun lang po kasimple. Kahit isa lang po yan, joint sets na sila. Okay? Otherwise, kapag hindi sila, wala silang common elements, sila ay disjoint sets. Wala silang parehas na elements. Halimbawa, 2, 4, 6, 8, 10, and 1, 3, 5, 7, 9. Kung titingnan natin, walang element si set T na nakay set V. Ganon din si set V kay set T. Kaya, ito ay disjoint sets. Okay? From the word dis. From the prefix dis. Okay? Not. Negative yan. Okay? Next tayo. Union of sets. Okay, so sa lahat ng topics ng, sa lahat ng subtopics ng set, ito yung isa sa mga pinaka-challenging na part. So, focus po tayo kasi mamaya-maya po magkakaroon tayo ng counting exercises about this. Okay? So, union of sets. Let's say meron tayo, okay, meron tayong dalawang set dito. Tapos, union of sets ang gagawin natin. Ang tawag po rito ay mga operations on sets. So, hindi po ito addition, subtraction, multiplication, or division. Bagkus, ang sa sets, meron siyang union, intersection, complement, saka
difference. Okay? So, apat po yun. So, may isa-isahin po natin. Unahin po natin ang union of sets. Let's say you are asked to find the union of T and V. So, sinusulat po yun as ganitong symbol. Okay? Ito po yung ang union po ay parang letter U. Pero wala siyang buntot. Okay? So, T union V ang basa po rito. Pag ganito po ang scenario, ang gagawin po natin, pagsasamahin lang natin kung ano yung meron sa first set at sa second set. Pag meron siyang parehas, isulat lang po natin siya once. Okay, katulad po nito, so unahin ko na po yung pinakamababa. Ang pinakamababa po sa mga to ay 1. Okay? Next, parehas silang may 2. Parehas silang may 2 pero isusulat ko lang siya once. Isang beses lang dapat. Next, 3. Ayan. So, pag union, pagsasamahin lang natin yan lahat. 4 and so on. Ganun lang po siya kasimple. So, ang union of sets, pagsamahin mo lang kung ano yung nakikita mo sa parehas na set. Okay? So, lahat ng nakikita ko sa parehas na set ay ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, and 10. Okay? Ayun po. So, ganun po ang union of sets. Isa pang halimbawa. Let's say ang set A natin ay 2, 4, 6, 8, 10 at ang set B ay 1, 3, 5. So, ano ang magiging A union B? Okay. Sige nga. Itry nyo nga po dyan sa mga ano nyo, kinauupuan nyo. Imagine nyo lang po. Ano po kaya ang isusulat natin dito sa A union B? Ulitin ko po ang union. Pagsasamahin. So, pagsasamahin lang natin yung laman. We have 1, 2, yan. I-arrange ko lang po para ganda tingnan. 3, 4, 5, 6, 8, and 10. Okay, ganun po siya. So, sana nakakasunod po. Always start your answers with brackets. Brackets po dapat sa start, brackets din sa dulo. Okay? Ayun po. So, A union B is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, and 10. Let's have the next one. Let's say our set R is 2, 4, 6, 8, 10. And our set J is 1, 2, 4, 6, 8, 10. So, ano mapapansin nyo? Eh, sir, halos parehas naman lahat ng laman. Ayun po, dahil parehas halos lahat ng laman, may isa lang na naiiba sa J, eh di kopyahin lang po natin lahat at huwag po nating uulitin. So, kapag sinabi natin R union J, o baka iniisip nyo na yung pangalan ng ano initials ng crush nyo, tapos sabi nyo union. Okay, aral po muna. Okay, so ito ay 1, 2, 4, 6, 8, 10. Ito ay 2, 4, 6, 8, 10. Kaya pagsasamahin natin, we have 1, 2, 4, 6, 8, and 10. Okay, mapapansin mo, eh sir, ang R union J pala, J lang din pala. Opo, kasi nagkataon po na lahat ng elements ng R nasa J. So pag i-union natin siya, naulit lang si J. Okay, so may mga ganyang setup. So, wag po tayong malilito dyan. Basta pagsamahin natin, bawal ulitin yung mga elements kung nauulit. Okay? That's how you do union of sets. O, di ba? Madali lang ang union of sets. Let's have the intersection of sets. So, pag sinabi natin intersection, sige, isipin muna natin. Kapag sinabi natin intersection, ito yung, kunwari, sa kalsada, may, saan ba tayo? Sa crossing. Ang crossing ay intersection. Bakit? Kasi may kalsada na EDSA, tapos may kalsada na Shaw Boulevard. So, mayroon siyang pag-meet, may place na mag-meet yung dalawang kalsada na yun. Kaya siya tinawag na intersection. So, kadalasan, pag mga nagda-drive, di ba, sinasabi na mag-ingat sa mga intersection. Kasi pag may mga chance na may masasalubong ka na nasa ibang, galing sa ibang kalsada na hindi mo makikita. Kasi yung isa, nandito, yung isa nandito. Okay? So, intersection, yung pagsasalubungan. Okay? Yan ang iisipin natin. So, pag sinabi natin intersection sa sets, ito ay yung nandoon sa set na number 1 at nandoon din sa set na number 2. Kung ano yung parehas nila, yun ang intersection. Ano po ang symbol ng intersection, sir? Ito po ay yung baliktad ng union. Babaliktarin lang natin. Ayan. Upside down. Okay? So, R intersection, sorry, R intersection J is equal to, always start with brackets, alin ba ang parehas sa R at sa J? So, examine.
Okay, tama. Lahat sila ay merong 2, 4, 6, 8, and 10. Ayan. So, dahil lahat sila ay merong 2, 4, 6, 8, 10, ang intersection ng R at J ay 2, 4, 6, 8, and 10. Okay, napakadali din, di ba? Titignan mo lang kung sinong parehas. Yun na agad yung sagot. Okay, let's have another one. Let's say set P is 2, 4, 6, 8, 10, and set V is 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so dito, isulat ulit natin, what is the intersection of T and V? So, start with a bracket. Ano ba ang parehas sa T at V? Sir, dalawa lang po. Yes, dalawa po. We have 2 and 4. Wala nang ibang parehas na makikita rito. So, pag wala na, i-close na po natin with another bracket. That's how you do intersection of sets. How about this one? Set A is 2, 4, 6, 8, 10. Set B is 1, 3, 5. Ayan. So, what is A intersection B? Ayan. Ano kaya magiging sagot natin? Oh, mapapansin natin, walang elements na parehas sa A at B. So pag wala, edi isulat natin yung bracket. Wala pa rin, di isulat ulit natin yung bracket. So wala pong laman yung bracket. Anong tawag ulit dito? Ito ay null set or empty set. So pwede nating isagot ito or pwede rin naman yung Greek letter natin kanina na phi. Okay? Ayan. I hope you are learning so far. So that's how you do intersection of sets. Let's have a challenge. Okay. So hanapin natin ang A union B intersection T union V. Ayan, halo-halo na. Sir, bakit ang dami? So pag madami, isa-isahin natin para itong nasa gem dust. Di ba pag sinabi natin GEMDAS, unahin natin yung nasa loob ng mga grouping symbols o mga parenthesis. So unahin natin kung ano yung nasa loob ng parenthesis. So unahin natin dito sa kaliwa. A union B. Ano ba ang pinagsamang A at B? Okay, sige nga. You can try. A union B is, sulat natin. Pagsamahin natin yung 2, 4, 6, 8, 10 at yung 1, 3, 5. So 1, 2, 3, 4, 6, sorry, this is 5 muna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, and 10. Yan. So, yan si A union B. Pinagsama lang natin ang A at B. Okay. Gawin naman natin yung pangalawang parenthesis. Ang pangalawang parenthesis, ang sabi niya, T union V. So, pagsamahin natin yung 2, 4, 6, 8, 10 at yung 1, 2, 3, 4, 5. So, dito na lang sa ibaba. Isulat ko siya in red. So, pag pinagsama ang T at V, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, and 10. Okay, ayan. So, ano ang intersection nila? Pag sinabi natin intersection, so tapos na natin yung dalawa, yung union, di pwede na natin alisin yung parenthesis. Ibig sabihin, dalawa na lang natin na natin. We have these two sets now. Ang next question is intersection. So, kapag intersection, kung ano yung parehas? So, ano ba ang parehas sa dalawang ito? Tama po, ang parehas po ay lahat. So, pag parehas lahat, di ang final answer natin ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, and 10. Dito ko na lang ilagay sa baba. Okay. Ayan. So that's how you combine union and intersection. So mga ganyan lang po yung mga challenge problems natin. Okay? So I hope you're still following. Kapag hindi na po nakakasunod at you have some doubts, you can comment in the comment section. Let's proceed with universal sets. Okay.
So pag sinabi natin universe, universal, nasasakop niya halos lahat. So when we think about universal sets, these are sets that contains all objects under consideration. So tandaan po natin all objects, di ibig sabihin sir lahat. Hindi mayroon pong mga specific conditions, mayroong conditions. Okay? So ang set ng universal set ay laging U. Okay? Kapag nakakita ka na ng U, yes, universal set na po yun kaagad. Always remember that. For example, ang universal set natin ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ibig sabihin, pwede tayo magkaroon ng mga sets na mula dito. Pwedeng set A is 2, 4, 6, 8, 10. Mapapansin nyo, lahat ng nasa A, nasa U. Ganun po dapat, under considerations. Okay? Ang set B, 1, 3, 5. Nasa iyo pa rin yung mga elements niya. Okay? Ganun lang po. So, universal set, siya yung pinakamalawak na set under consideration. Halimbawa, all integers. Kapag universal set natin ay all integers, so, ibig sabihin, mula negative infinity, papuntang zero, papuntang positive infinity. Okay? That is how you define universal sets. Let's have another one. Polygons. Okay? So, pag sinabi naman natin polygons, ito ay lahat ng shapes. O, polygons, closed-sided man yan, convex man yan, or concave. So, pwedeng triangle, square, triangle, quadrilateral, sorry, pentagon, heptagon, hexagon, and so on. So, lahat po yan. Pwede po, as universal set. So, ganun lang si universal set, yung pinakamalawak, depende sa consideration. So, may considerations po rito, ayan, integers, polygons. So, depende po siya sa scenario. Okay. Bakit kailangan natin malaman si universal sets? Para po dito sa complement of a set. So, in complement ng set, let's say, meron tayong universal set na 1, 2, 3, 4, 5, at meron tayong set A na 2, 4, 6, 8, 10, at set B na 1, 3, 5, ang magiging complement ng A, so pwede natin siyang isulat as A prime. Okay? Ang symbol po ng complement ay yung kudlit sa taas. So, always remember, capital letter ang mga sets. So, pag sinabi natin, pag nakita natin na ganito yung symbol, A complement yan, or complement of A. Anong gagawin natin? Pag po yan. Ang complement ng isang set ay yung mga elements na nasa universal set na wala ang set na to. Okay? So, kunwari, itong set A, 2, 4, 6, 8, 10. Aalisin lang natin lahat ng 2, 4, 6, 8, 10 sa U at yun yung complement ng A. Okay? So, gawin natin. So, alisin natin yung 2, 4, 6, 8, 10. So, pag inalis natin yung 2, 4, 6, 8, 10, ano kaya matitira sa U? Ang matitira sa universal set natin ay 1, 3, 5, 7, and 9. Diba? So, titignan nyo, compare nyo. Pagsasamahin natin yung A, tsaka yung A complement, or complement of A, babalik siya as U. Diba? Ganun siya. Kaya nga meron tayong sinasabi, you complement me. Ibig sabihin, yung mawala sa'yo, mag-complement nung isa pang tao. Kasi nga, complement sila. Katulad din dito sa sets, complement si A, tsaka si A complement kasi pag pinagsama siya, universal set siya. O, diba? Study first. Okay. Let's have B prime naman or B complement. Okay. Pag sinabi naman natin B complement, ano naman yung mga elements ng B? So, 1, 3, 5. So, aalisin natin yung 1, 3, 5 sa universal set. So, yung magiging answer natin sa B complement, ay lahat ng elements sa U na wala si 1, 3, 5. So, alisin natin yun. We have 2, 4, 6, 7, 8, 9, and 10. Ayan. Oh, I think nakakasunod tayo so far. Ganun lang po ang complements ng set. So, ang gagawin mo, kailangan may universal set ka para magawa si complement of a set. Pag may kudlit set, yun na ay complement. Okay, I hope you're doing good and I hope na susundan natin. Let's have another example. Oh, sorry.
Let's have this one. Difference of two sets muna tayo. So pag sinabi nating difference, difference is subtraction. So magma-minus tayo. Paano tayo magma-minus ng sets, sir? Let's say we have these two, A and B. So ang A ay 2, 4, 6, 8, 10. Ang B ay 1, 3, 5. 1, 3, 5. So pag sinabi nating A minus B, ang gagawin natin, aalisin natin lahat ng elements ng B na nasa A. Ang tanong, meron ba siyang elements? Na meron ba lahat ng elements ni B sa A? So titingnan natin dito. Itong part na to, 2, 4, 6, 8, 10, 1, 3, 5. Mapapansin natin, wala naman sir, wala naman tayong maaalis sir kasi yung 1, 3, 5 wala naman sa A. So ano po yung sasagot ko dyan? Ang sasagot natin kapag ganun, dahil walang aalisin, ay yung nasa A. Okay? So ang answer natin ay 2, 4, 6, 8, and 10. Kasi wala naman tayong maaalis. Always refer sa first na nasulat dito sa ating operation. Kung sino yung una nasulat, siya yung pagbabawasan. Okay, isa pa. Ito naman. Set T. This is our set T. And set V. Ayan. Okay. So let's say I want to subtract V and B. So B minus V. Ayan. So titingnan niyo yung sets ngayon. Tingnan natin ang sets. 1, 3, 5 and 1, 2, 3, 4, 5. So ang gagawin natin, ano ba yung meron sa V? Ito, itong V, yung black. Ano bang meron dito sa set V sa black? Na meron din sa B, sa green. Ang meron lang po ay 3 at 5. So, aalisin natin itong parehas. Ang parehas nila ay 3 at 5. So, re-refer tayo sa second. Parehas yung 3 at 5. Aalisin natin yun sa B. Ang matitira lang ay 1. Kaya ang B minus V ay 1. Okay? All you have to do is to determine kung ano yung parehas. Aalisin mo yon sa naunang set na isinulat sa operation at yun na yung magiging sagot mo. Okay? Let's have one more. Let's say we have A minus T. Yan. Ang A ay 2, 4, 6, 8, 10. Ang T ay 2, 4, 6, 8, 10. Sir, parehas lahat. Opo, parehas po lahat. Paano pag parehas lahat? E di aalisin natin lahat. So, maaalis lahat, anong matitira ay wala. Kaya ang sagot natin ay null set or, ayan, empty set. Okay, that's how you do difference of two sets. Okay, let's have another one. Let's say A minus V. Ayan, A minus V naman, yung blue and black. Okay, so, sa ganitong setup, titingnan natin yung V tsaka A. Ano ba ang parehas sa kanila? Ang parehas sa kanila ay 2 and 4. So, alisin ko yun sa A kasi siya yung nauna. So, alisin ko yung 2, alisin ko yung 4. Meron pa bang parehas? Wala na po. So, dahil wala nang parehas, isulat natin yung natira sa A. Ang natira ay 6, 8, and 10. Okay. That's how you do difference. Wala na pong ano, masyadong setup dito. For as long as aalisin mo lang yung parehas, kung ano yung matitira sa first na nabanggit sa operation, yun na yung magiging answer natin. Okay? Next. Let's say, T minus V naman. Yan. T minus V. So, ano ba yung parehas sa T tsaka sa V? So, we have 2. We have 4. Diba? So, aalisin natin yung 2 at 4 sa T kasi T yung nauna kong sinulat. So, T tayo titingin. Aalisin natin yung parehas 2 and 4. Anong natira? Natira ay 6, 8, and 10. O, diba? Napakadali din ng difference of two sets. Okay. I hope you've learned something. So, yun na po ang lessons natin for week 1. Sana po may mga naintindihan. Pag may katanungan po, don't feel free to send a comment in the comment section. So, tatawagin ko na po muli ang ating education program supervisor in mathematics, SDO Mandaluyong.
Walang iba po kundi si Sir Resty para po sa ating Q&A kung meron po tayo. Okay, congratulations Sir Ray, ang galing-galing. Alam mo, nakikinig ako, nababalikan ko yung mga sets. So talagang napakalinaw ng iyong pagkakaturo ng sets. Ano, congratulations. Sasarahan ko yung mga nanonood natin. Yung mga hindi po nakapanood, pwede naman itong balikan. Ito po ay nasa aming YouTube channel at sa aming FB page. Kasi alam ko yung iba ay late nang nagigising. Okay? Opo. So congratulations ulit Sir Ray. I think wala namang mga katanungan kasi meron pa tayong susunod ang ating grade 8. So muli, congratulations Sir Ray. Salamat kay Dr. Rihino, no? Kasi talagang pag sinabi natin itong programang ito, sabi niya, oh, sir, sige yung mga teachers na pwedeng magturo, sabihin mo na sa akin, walang problema. So, Mama Rihino, thank you po. Sir Ray, thank you sa lahat ng mga math teachers. Maraming maraming salamat. Ma'am Alin, thank you so much po. Ma'am Romela, Ma'am Emma Arubio, and Sir Aga. So, kita-kita po tayo ngayon sa susunod, grade 8 po. So, thank you po ulit. Okay, thank you po.